Hello, good. Magandang tanghali, magandang umaga, at magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Doon sa Misayas Mindanao at ganun din sa ibang bansa, guys. So, eto guys yung napamili natin kanina sa Kalayaan Talipapa Market. So, eto guys yung nakikita nyo, eto yung nakuha natin free sa puno ng malunggay. So, kung titignan nyo guys, kasi yung kanina sa Talipapa, anim na piraso nito. Kumbaga, ito, kita nyo ito, ag-isalay. Ito, anim siyang ganito, anim na ganito is worth 10 pesos. Sorry, 10 pesos. So, kanina, tinake ko siya, dinivide ko siya in 6. Kasi 6 pieces is 10 pesos. So, pag binili ko lahat ng ganon, nasa 70 pesos siya. So, nakatipid tayo ng 70 pesos. Plus, etong kamyas, guys. Ito. Ito yung nakuha rin natin doon sa may bandang parking area ng BGC. So, ito, guys. Nakuha natin siya ng libre sa may puno ng kamyas. So, kinuha lang natin, guys, yung katamtaman lang. Pang timpla natin sa sigang na tilapia o kaya bangus. Pwede din sa paksiyo natin, guys. Tapos, kung binili natin to guys, yung kamyas, sa Talipapa, siguro nasa 20 to 25 pesos. So, 70 plus 25 is equals 95. So, nakalibre tayo ng 95 pesos. So, guys, ito yung nabili natin. At saka, ito guys, yung 20 pesos. Pesos. And then, 25 pesos. At, saka, 47 pesos. Ilang piraso siya? 6 na piraso, guys. And then, 20 pesos na sitaw. And then, eto, guys, 1 gramo daw is 30 pesos. So, total of 50 pesos to lahat. Tapos, 20 pesos, 5 piraso na sibuyas. 15 pesos, and then, eto guys, 12 pesos. At saka, bumili na tayo guys ng talbos ng kamote, worth of 30 pesos. So, 15 pesos ang isa guys. Tapos, yung manok natin guys na 3 pirasong pirasong chicken wings is equivalent to ang presyo niyan is 55 pesos. Ito guys, good for 1 week ko na to. Or more than 7 days. Kasi ako lang mag-isa dito sa trabaho ko. Ako lang kakain. So, konti lang guys yung binili ko para hindi masira yung gulay. Kasi more ako sa gulay than sa karne. Usually, hindi ako nag-uulam ng karne ng baboy. Hindi ako Muslim, pero siguro 2 years na, guys, na hindi ako nag-uulam ng karne. Oh, there's a time naman na mag-uulam ako in 2 months, 10 beses lang siguro. So, wala pa. Tapos yung tilapia natin, guys, ng 2 piraso, kasi 1 kilo is 200 plus. So, 1 kilo lang to, 100. Ano? 70. So, 140. Ang 1 kilo, 150. Ganun. So, tapos yung bangus natin, 1 kilo is 200. So, nakakuha tayo ng maliit lang. Pinili ko lang talaga, guys, yung maliit na piraso ng bangus na worth 100 pesos. Ganun ako, guys, mag-bili. Yung talagang tipid siya. Kasi, kung hindi ka magtitipid, guys, ngayon, lalo sa hirap ng buhay ngayon, pandemic, lahat ng bilihin mahal. So, ang gastos ko guys is nasa 500. Mahigit. Kasi meron tayong nakita kanina under the bridge na mag-ina. Yung baby niya is 2 months. Tapos, tanghali na yung guys, mga 8 or 9 na,
andun pa, nakahiga pa rin sila. Parang wala pang almusal. So, ang ginawa namin, ng mga kaibigan ko, ako bumili ako yung tinatawag nilang pares, yung may sabaw. Kasi inisip ko may pares, may sabaw, may kanin na siya, may ulam na rin siya. Para yung bata, meron siyang madede na gatas dun sa ina. At least makahigop yung ina ng sabaw. So, binilhan ko siya doon. Tapos, binilhan din namin ng mga kaibigan ko ng kakanin para in case meron pa siyang pandagdag na kainin in case na kulang yung binili ko, guys. So, gumastos lang tayo doon ay 100. So, nasa 600 yung gastos natin, guys. Kasi bumili rin tayo ng kakanin para sa sarili natin. So, tulungan. So, ngayon, guys, eto na yung nabili natin yung gulay. Good for 5 days or 6 days. So, ngayon, magluluto tayo ng lauoy. Maglalaoy tayo, guys. Lagyan natin ng bulaklak ng kalabasa. And then, sitaw. Sa amin, guys, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito. Hindi ko alam ng Tagalog. Pero sa amin, sa Ilocos, tawag namin dito is alukon. Ito, guys. Tawag namin dito is alukon. Masarap siya ito, guys, ano pag may patani o kaya kajus. Pero wala ko nakitang kajus o patani kanina doon sa kalipa pa. So, ready na natin, guys, para makakain na tayo ng tanghalian. So, nagtataka kayo siguro, guys, bakit ganito yung background ko pang mayaman. Hindi ako mayaman, guys. Kunyang lang tayo. Wala kasi yung mga boss natin. Although, allow naman ako mag-video or magawa as long na hindi kasama yung mga bata. So, guys, gayatin natin yung talbos ng kalabasa. Tapos, isahog natin. Masarap ko, guys, paglagyan ng pritong isda, like pritong bangos, pritong tilapia, or pritong galunggo. Masarap siya, guys, pagka gulay lang siya. Ito yung namimiss ko sa probinsya, yung puro gulay lang. Walang masyadong mataba. Hindi. Kasi yung mother ko, guys, 80 plus na siya. More in gulay, yung mga nilaga-lagang mga okra, mga nilagang tarbos ng kamote, mga tawag kasi namin, guys, dinengdeng or kaya lauoy sa ibang tawag sa ganitong ulam. Kasi mas gusto ko ng ganito, guys. Tapos lalagyan ng bagoong. Ito lang, guys, tatanggalin lang ito. And then, yan, tanggalin ito, guys, kasi pag kinain mo ito, mapait siya. So, ganyan na siya. Kunin natin lang yung pwede pa. Yan. So, yung mga nagsasahod dyan ng 12,000 na kagaya ko na mga kunya. Guys, talagang hindi yan magkakasya. Lalo-lalo na pag andito pa sa Manila yung pamilya nyo. Nangungupahan kayo. Hindi yan talaga kasya, guys. Pag sayo pa yung pagkain. Ngayon lang naman, guys, nangyari na ako bibili ng pagkain ko, ng ulam ko. Kasi ngayon, wala yung mga boss ko na sa bakasyon sila. Dahil dito sa Pilipinas, hindi pa open ang mga school. So, walang choice kundi umuwi sila sa kanilang bansa. At pagka-open na yung school, balik ulit sila, guys. Yan, trabaho nga natin ngayon, tagabantay ng kondo nila, unit nila. Kaya, wala tayong kasama dito ngayon. Tayo lang. So, kumukulo na yung tubig natin, guys. Lagyan natin ng sibuyas. At, pwede lang sibuyas lang. Kasi simple lang naman. Kasi guys, kung hindi natin niluto agad to, masisira, sayang yung 20 pesos natin. Kaya kailangan agad-agad iluto natin itong
bulaklak ng kalabasa. Yung mga mahilig yan sa gulay, mas masarap to, guys. Mas masarap to. Kaysa mag-ulam tayo ng mga karne-karne. Tapos, sigyan natin ng talong. Kasi guys, ako, tipid talaga ako magkumain. Kasi, tatansyahin ko yung mauubos ko sa dalawang araw. Kasi ako pag nagluto, guys, lalo na pag andito pa yung mga boss ko, good for 2 days na para hindi ka na yung luto ng luto, lalo pa yung may alaga, mga bata, hassle pa rin yung, ano yung luto ng luto. Kaya minsan, magluluto ako ng good for 2 days, 3 days, guys, na ulam ko. So, guys, tara na. Hugasan natin to. Kasi, isushoot natin sa kaserola. Pwede na natin to, guys, pagsabayin yung sibuyas at saka talong. Kasi, gulay naman siya. Madali lang naman siya. So, wala natin siyang, mas maganda kasi guys kung hindi masyadong overcook ang gulay. Kasi pag overcook siya guys, ang pangit ng lasa, pangit ng lasa. Tapos lagyan natin guys ng konting malunggay. Kasi ang malunggay guys, sa totoo lang, ang daming naibibigay sa katawan. Kaya gustong-gusto ko yung bawat ulam ko na gulay. Okay. Meron at meron akong malunggay. Hindi pwedeng wala akong malunggay, guys. Hugasan muna natin. Tinitipid ko yung malunggay ko kasi minsan naglalagay. Kahit sa isda ko, guys, naglalagyan ko ng nilalagyan ko siya ng malunggay. Ayan. Ayan na yan, guys. So, ito na yung tanghalian natin. So, ang amusan natin kanina, guys, mga kape lang at saka dalawang tinapay. Yung sliced bread na gardenia. And then, namalengke na po tayo kasi mas maganda yung maaga, hindi mainit. So, okay lang yan, guys. Kasi maliit naman, tsaka fresh. So, eto po. Yung mga nananghalian na, guys. Happy eating. Enjoy your meal. Pero, mas suggest ko sa inyo, more in gulay po kayo. Kasi mas masarap. At saka mas sustansya siya. Less po tayo ngayon sa karne ng baboy. Kasi ang daming lumalabas na sakit. Hindi ko naman po sinasabing huwag mag-ulam ng karne ng baboy. Mag-ulam pa rin tayo guys. Pero huwag na natin yung lagi-lagi. At saka yung kanin ng baka. Minsan kasi yung kanin ng baka masyadong mamantika. Nagkakakos yan ng gallbladder at saka gallstone. So, kasi dati guys, ano ako sa karne. More in karne ako. Pero nung nagkakaedad na po tayo, at saka, nasa lahi po kasi namin guys ng high blood. So, dalawa na po sa siblings ko, kapat kuya ko at ate ko namatay sa high blood. Isang atake lang. Bumigay na. So, ngayon guys, habang kaya pa natin agapan na natin, mag-switch na tayo sa more in gulay.
Kung pwede lang chicken and fish and then gulay po tayo. Kung kaya po ng katawan natin na yun ang ulam natin every day without cholesterol, like lalo na yung mga preservative food like hot dog, tocino. Kung pwede wag tayong masyadong magkakain ng mga ganun. Kasi sa panahon ngayon, ang daming sakit na lumalabas. Mas maganda kung nasa tayo. Yes, sa gulay-gulay lang ba? Ang namiss ko sa probinsya kayo sa gulay, yung saluyot. Kasi sa ano guys, sa probinsya ko, sa Ilocos, pag ganitong panahon, pag-ulan doon, dun sa may palayan, ang daming saluyot doon na tumutubo. Tapos yun ang kukunin namin, yung mga bagong sipon. Luluto naman yan guys, ang paksi, lagyan namin ng dilis o kaya pritong isda. Tapos, iluluto namin siya ng suka at saka bagoong isda, sibuyas, luya, kaya bawang. Ang sarap, guys. Ang sarap kumain, lalo pag magluto ka ng ganun, dalhin mo dun sa bukid. Dun ka kakain sa tabi ng bukid, ng palayan. Ay, guys, taub ang kaldero pag ganyan. Yun ang namimiss kong pagkain sa probinsya, guys. Kasi matagal na tayong hindi nakakauwi ng probinsya. Dahil gawa sa trabaho. At saka andito na rin kasi mga anak ko guys nag-aaral. So, mahirap na tayong makauwi. At saka yung mga labong, yung mga uong. Panahon ngayon guys sa probinsya, yun ang namimiss kong ulamin. Yung uong ba? Yung mushroom, adobo mo siya. Okay, lagyan ng bunga ng mais. Yung baby corn pa. Gayatin mo yun. Tapos uong. Tapos eto malunggay. Okay, ang palaya. Oh my gosh. Ang sarap kumain guys. Pag ganun ang ulam mo. Payak ang pamumuhay sa probinsya guys. Pero, pag may masipag ka at magtanim-tanim, meron kang mapagkukunan ng ulam. Madali lang. Pero kung wala kang wala kang tanim, wala ka pang hanap buhay, nga, abutin mo. Hindi naman pwedeng umaasa tayo guys sa mga kapitbahay, tanim ng mga kapitbahay. Kailangan din, magtanim-tanim tayo para meron tayong kukunin at iluluto. Okay guys, pwede na to. So, continue natin yung pinapakuloan natin tubig. Tapos, lagyan na natin guys ng ay, konti na lang yung tubig natin. So, let's put more a bit of water. Ito guys, ang buhay ng kunyang dito sa Manila. So, ito guys, masarap ito sa Pangasinan bagoong. Ito yung ginagamit ko guys. Kasi pag wala to guys, parang walang lasa yung gulay ko. Hindi ako makakain. Pero hindi maalat ang gas ang templa ko. Konting-konti lang siya. Tingnan nyo. Ano lang ako magkanta. Kasi pag maalat guys, hindi ko kayang ulamin kung maalat na masyado. So, kailangan lang. Tama na. Hindi siya maalat. Kung na rin siya. Ayan. So, ganoon lang guys. Tapos, sunod natin yung masarap magkamay guys pagka
So, ulam mo sa ganito. Kamayan tayo. Mamaya tayo, guys. Ha? Kaka. Kasi na-miss ko talaga po. Sa bahay, guys, hindi ko alam po ng ulam ng mga anak ko. Hopefully na may ulam sila. Kasi ito rin, guys, yung gustong-gusto ng mga anak kong ulam. Na gulay. More in gulay sila, guys. Kaya... So, eto tayo. Tignan natin, guys, yan. Atin bakata natin yung baso. Para wala tayong kalat. Guys, ready na! Ilang minuto na lang, guys. At, kakain na tayo. Ayan, sa mga katulad ko, mga Ilocana dyan, at saka hindi mga Ilocana, yung mga nag-uulam yan ng gulay, enjoy natin ang buhay. Kasi pag gulay-ulam, ang ulam, mahaba ang buhay. Hello sa mga kaibigan ko dyan sa Singapore, sa mga kamag-anak ko, nasa man kayong ibayong mundo. Ingat-ingat po tayo lahat kasi sa panahon ngayon napakahirap. Napakahirap po kasi hindi po tayo makalabas. Kahit gusto po natin umuwi, makita yung mga kamag-anak natin, mahirap. Ang hirap po. Ang dami pa nating kukunin ng mga dokumento para makauwi po sa ating mga pamilya. Para po sa ating kaligtasan, mag-ingat po tayong lagi. Doble ingat po. Eto guys, malapit na. Kumukulo na po siya. Malapit na po. At magkakain na po tayo ng tanghalian. Mag-ulam tayo ng lauoy with pritong galunggo. Naamoy ko na po guys yung amoy ng ulam. At lagyan natin guys na konting more cubes. Ayan po. Kalahati lang guys yung inalagay natin kasi hindi pwede buo. Ang palasa lang po siya. Guys, ganito lang ako maglagay ng more cubes ko sa ulam ko. Siguro mga 1/4 or less than 1/4 po siya. Pampalasa lang po lang talaga. Kasi konti lang po guys yung binilagay kong bagoong para magkalasa yung ulam ko. So, sunod natin yung dahon ng kalabasa. Yan. Yan yung namimiss na kung ulam, guys. So, yung mga pamilya natin sa probinsya, ingat-ingat po kayo. Mag-ulam po kayo ng gulay. Kung wala pong karne, gulay na lang po. At least, mas masustansya pa po yan. Kasi ang hirap po ng buhay, huwag na po tayong mamili kung anong ulam na meron sa pagkainan. Hanggat kaya pa pong ulamin, ulamin po natin, lutuin po natin yung gulay na nasa bakuran natin. Para makasave po tayo. Kasi lalo ngayon po, mahal lahat ng bilihin. Kaya na minsan po, nagagalit ako sa mga anak ko, bakit ang bilis? Maubos yung ulam. Bakit ang bilis maubos yung pera? Kaya, dahil sa laki ng itinaas, minahal ng mga bilihin natin, guys. Yung malunggay, guys,
hinihingi lang natin sa probinsya. Pero dito sa Manila, wala kang mapakinggan ng, meron man siguro sa mga kakilala na may mga tanim. Pero pag andito ka sa mga vicinity na ganito guys, nasa trabaho ka like Makati, Ortigas, yung nasa makondo-kondo, wala kang mahihingan guys ng kapitbahay mo ng malunggay, kundi bilhin mo lahat. So, kung kaya ko na nagtitipid, guys, mas maganda. More in gulay ka na lang. Tsaka ka na magkarne. Pagbalik sa normal na, guys, at meron na tayong overtime. Meron na tayong extra. So, eto guys, luto na siya. Ayan, luto na siya. Lagyan natin na dalawang pirasong galunggong para magkalasa guys yung ulam natin. Isipin na lang natin guys na apritada. Ayan. Mas masarap pa sa apritada. So, tikman natin guys kung tama na at tayo kakain na. Saktong-sakto guys yung lasa. So, okay na guys. Kakain na tayo ng tanghalian. So, maglalagay tayo dito sa ating tayo na panibagong plate. Tsaka tinidor. So, kuha tayo guys ang ulam natin at tayo kakain. It's tanghalian time. And it's ulam. It's gulay. So, ayan. Ano guys yung sekreto ko? Sa buhay. Sa gulay, may buhay. So, kuha tayo ng kanin. So guys, magkakamay tayo kasi masarap magkamay pag ganitong ulam kahit mainit yung sabaw. So, marami tayong kakainin kanin kasi kaninang umaga hindi tayo kumain ng kanin. So, isama natin yung hapunan natin guys. Kasi hindi ako kakain ng hapunan. So, ito po tayo guys. Kuha tayo ng tubig natin. Para masarap. So, ito tayo. Kukain na tayo guys. Tanghalian na. Mga mamshies. Ito na po. Ayan guys, kaya na tayo. Kuha ba? So, kakain tayo ng gulay. Guys, left-handed ako ha. Ang sarap. Masarap yung sabaw niya sa akin, matamis-tamis kasi bagong kuha yung ang dami kong kanin. Bagong kuha yung malunggay at saka yung kalabasa guys. Fresh na fresh pa kaninang binili natin. So, ngayon lang natin siya niluto. Pero masarap siya. Masarap pa rin siya. Masarap siya. Tinayin nyo. Ayan. Ito po guys yung galunggong. May sitaw siya, may talong na rin at saka dahon ng
bulaklak ng kalabasa at saka yung eto, alukun tawag namin, guys. So, tara na. Kain tayo. Sarap magkamay, guys. Ano pa ganito? Ulam. Tapos, eto. Tahimik dito sa unit, guys, kasi wala ko lang talaga. Promise. Mainit, mainit. Ay, pabati daw. Pabati sa kaibigan ko si Venice. Hey, Venice, happy weekend. At saka sa mga tropa ko dyan sa truck, sa Makati, sa Green, sa San Lorenzo Tower, saka Laguna Tower, saka Manila Tower. Ay, Ate Roslyn, Ate Lynn. Ate Mel. Kumusta po kayo?